Yes, we confirm the receipt of the motion for reconsideration with motion to inhibit na ifinail ng kampo po ng prosecution with respect to the rape case of Vong Navarro. Naghain ang motion for reconsideration sa Taguig City Regional Trial Court Branch 69 ang kampo ng modelong si Denise Cornejo. Nais ni Cornejo na baliktarin ng korte ang bail grant o pagpayag na makapagpiansa si Vong Navarro para sa pansamantalang kalayaan nito. Gusto rin ni Cornejo na maglabas ng panibagong warrant of arrest laban sa aktor at pinag-i-inhibit o nais nilang bitawa ni Judge Loralee Cruz Datahan ang kaso at ilipat sa ibang korte. Sa inihaing musyon ni Cornejo, naniniwala silang naging biased at nagkamali ang huwes sa desisyon na makapagpiansa ang aktor. Bigo umano ang akusado na ihain sa itinakdang panahon ng korte ang formal offer of evidence noong November 11 at 18, 2022. Kaya hindi dapat ikonsidera o tanggapin ng korte ang isinumiteng ebidensya. Sagot naman ang kampo ni Navarro, ang prosekusyon ang may obligasyon at dapat magpatunay na hindi karapat-dapat makalaya si Navarro. We have proof naman that the defense was able to file formal offer of evidence. At any rate, yun kasing petition for bail, ang ina-assess ng court is the evidence of the prosecution. It is actually the prosecution which has the burden of proof to prove that the evidence of guilt of the accused in a rape case is strong. Maghahain naman ang sagot sa korte ang kampo ni Navarro upang tutulan ang motion ni Cornejo. Sa February 16, sisimulan na ng Regional Trial Court sa Taguig City ang formal na paglilitis sa kasong rape ni Navarro na nag-ugat sa umano'y panggagahasa ng aktor kay Cornejo sa kondominium nito noong January 2014. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.